Itinodo pa ng gobyerno ng Israel ang pagtugis nito sa mga militanteng grupo sa gitnang silangan, kung saan kagabi ay nagsagawa ang Israel ng napakalaking wave ng mga airstrikes sa Lebanon, at nagdeploy ang Israel ng humigit kumulang 100 sasakyang panghimpapawid, upang i-target ang humigit kumulang sa 120 na mga site ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon. At sa loob lamang ng isang oras ay ito na ang nangyari sa Beirut, Lebanon. Kasama sa operasyong ito, ang mga pambobomba sa mga pangunahing posisyon ng Hezbollah na nagtatago sa pasilidad ng mga sibilyan. Isinasaad ng mga ulat na mas dumami pa ang bilang ng mga taong nasawi dahil sa mga pambobomba ng Israel na may malaking epekto sa maraming sibilyan. Ipinahayag ng Israeli Defense Forces o IDF na ang kanilang pangunahing layunin ay alisin ang presensya ng militanteng grupo sa Lebanon upang hindi na ito makapag-operate pa ng mga pambobomba sa lungsod ng Israel. Ang layuning ito ay binibigyang diin ng kamakailang pagkasawi ng mga matataas na pinuno ng Hezbollah, kabilang na si Hassan Nasrallah, na nagbibigay katwiran sa mga terorista upang maglunsad ng agresibong tugon ng militar nito sa Tel Aviv. Ang IDF ay nagpahayag na hindi sila uuwi sa Israel hanggang sa hindi maubos ang lahat ng banta ng terorista sa Lebanon. Ang mga tropa ng Israel mula sa 3 Division ay aktibong kasangkot sa mga operasyong pang-combat na nagpapahiwatig ng pagbabago mula sa panandaliang pagsalakay patungo sa isang pangmatagalang kampanyang militar. Ang IDF ay muling naglagay ng mga puwersa sa estratehikong posisyon sa loob ng Hilagang Israel upang salubungin ang posibleng pagpasok ng mga kalyadong terorista ng Hezbollah na nagpapahiwatig ng isang matapang na pangako sa pagtugon sa mga alalahanin sa seguridad ng rehiyon. Ang mga aksyon ng Israel sa Lebanon ay hindi limitado dahil kabilang din dito ang mga pambobomba laban sa mga interes ng Iran sa Syria at mga operasyong nagta-target sa iba pang grupong suportado ng Iran tulad ng Houthis sa Yemen. Ang multi-front approach na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte ng Israel upang kontrahin ang impluwensya ng Iran sa buong Middle East. Ang mga operasyong militar ng Israel sa gitnang silangan ay may mahaba at masalimuot na kasaysayan kung saan mula nang itatag ito noong 1948 ay nahaharap na ang Israel sa maraming salungatan sa mga kalapit na estado ng mga Arabo at mga terorista na nakahanay sa Iran at Iraq. Ang pagtaas ng mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza ay nagdagdag pa ng mga layer ng pagiging komplikado sa seguridad ng Israel. Ang mga organisasyong ito ay madalas din na tinitingnan ng Israel bilang mga umiiral na banta dahil sa kanilang mga nakasaad na layunin na sumalungat sa Israeli statehood at ang kanilang walang takot na kapasidad na maglunsad ng mga pag-atake laban sa teritoryo ng Israel ay nagbigay ng malaking galit at inis sa pamunuan ng Tel Aviv, na ngayon ay ang Israel na naman ang naghahabol sa mga teroristang ito, upang burahin sa mundo ang mga grupong ito. Si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng Israel, ay nagpahayag tungkol sa kanyang kahandaang harapin ang Iran sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang sitwasyong ito ay mas lalong tumindi kasunod ng isang serye ng mga Iranian missile strike na naglalayong wasakin ang Israel, na nagudyok kay Netanyahu na maghanda para sa potensyal na aksyong militar sa Iran. Ayon pa kay Netanyahu, na anumang oras ay nakahanda ang Israel na umatake sa malaking bahagi ng Iran, na dapat ay maging handa ang Iran sa mga pambobomba ng Israel at mga kahihinatnan nito. Hindi rin pinalagpas ng Israel ang pagbomba sa mga sasakyang naghahatid ng maraming armas sa Lebanon, kung saan binigyang diin ni Netanyahu ang katalinuhang aksyon ng kanyang militar sa patuloy na digmaan sa Beirut. Ang paglala ng karahasan sa Lebanon ay umani ng mga reaksyon mula sa iba't ibang mga regional na aktor na kaalyado ng Iran, kabilang na dito ang maraming terorista sa Syria, mga Houthis sa Yemen, at ang Russia na nagsupply pa ng mga high-power air defense system sa Iran na nagpapahiwatig ng malawakang digmaan sa Middle East. Ang desisyon ng Russia na magbigay ng mga air defense system sa Iran ay nagmamarka ng isang makabuluhang pag-unlad sa malalang tunggalian sa gitnang silangan. Ang hakbang na ito ay nagmumula sa gitna ng mas tumaas na mga tensyon sa pagitan ng Iran at Israel,
Partikular na kasunod ng serye ng mga nakakapukaw na aksyong militar ng puwersang Israeli sa Lebanon na nagpapalaki pa ng todo sa tunggalian. Ang mga implikasyon ng kooperasyong militar na ito ng Russia sa Iran ay humahamon sa kakayahan ng Estados Unidos na isang pangunahing kaalyado ng Israel na posibleng mag-supply din ito ng maraming mga high power na armas sa Israel upang gamitin sa pagsalakay nito sa Iran. Ang relasyon sa pagitan ng Russia at Iran ay makabuluhang umunlad ng todo sa mga nakalipas na dalawang dekada na hinimok ng magkaparehong interes sa pagkontra sa impluwensya ng Amerika at pagpapahusay ng mga kakayahan ng militar. Sa kasaysayan, ang partnership na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga armas at pakikipagtulungang militar, kung saan ang Russia ay nagbibigay sa Iran ng iba't ibang sistema ng depensa, kabilang ang S-300 Air Defense Missile System, na naihatid ng maayos sa bansang Iran pagkatapos ng mahabang pagkaantala noong 2016. Masigasig ang Iran na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa himpapawid, lalo na sa liwanag ng patuloy na tensyon nito sa Israel. Ang S-300 system ay isang epektibong air missile system ng Russia na itinuturing na medyo luma kumpara sa mga mas bagong teknolohiyang magagamit sa modernong digmaan ngayon. Ang Iran ay nagpahayag ng interes sa pagkuha ng mas mga advanced na mga sistemang pandigma, tulad ng S-400 Triumph, na nag-aalok ng pinahusay na mga kakayahan laban sa parehong aerial at ballistic na mga pambobomba sa himpapawid. Ang digmaan sa Lebanon ay posibleng tumagal pa dahil sa patuloy na pagsuporta ng mga kaalyado nito, na nagbigay ng pangunahing lakas sa mga terorista upang labanan ang militar ng Israel. Ang pamunuan ng Hezbollah ay nagpahiwatig na matagumpay di umano nilang naitaboy ang ilang pagsulong ng Israel, na iginiit na epektibong nakipag-ugnayan ang kanilang mga mandirigma sa mga tropang Israeli dahil sa mga pagtatangka di umano ng mga tropang Israeli na tumagos ng mas malalim sa katimugang bahagi ng Lebanon. Bukod pa rito, ang paglahok ng Iran at Russia sa pagsuporta sa Hezbollah ay nagdudulot ng mga karagdagang komplikasyon para sa estratehiyang militar ng Israel at nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa mas malawak na digmaan sa rehiyon. Bilang karagdagan sa mga operasyong militar ng Israel, nagpatuloy din ang mga airstrike ng puwersang Israeli sa Gaza at sa West Bank na nag-aambag sa lumalaking bilang ng mga Palestinian na nasawi dahil sa biglang paglabas ng mga natirang Hamas sa Gaza na hinamon ang kakayahan ng Israel. Ang ikot ng karahasan na ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa pangmatagalang posibilidad ng mga solusyon ng militar sa pagtugon sa mga pinagbabatayan na isyu na nagtutulak ng kaguluhan sa rehiyon. Kasunod ng mga pag-atake ng Israel sa Hamas, kahapon ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan, minarkahan ng Israel ang malungkot na isang taong anibersaryo ng mga pag-atake ng terorista na pinamunuan ng Hamas na nagresulta sa pagkasawi sa 1,200 katao, kabilang dito ang 800 na sibilyan sa Israel, 46 na mamamayan ng US na nakatira sa iba't ibang lugar sa Israel, ang 250 katao na walang awang kinidnap, kasama na rin dito ang 4 na Filipino na itinumba ng Hamas, at ang 346 na sundalo ng IDF na nasawi sa pagharap sa Hamas noong mga panahong iyon. Ang araw kahapon sa Israel ay nagsisilbing malupit na paalala ng karahasan na sumiklab noong nakaraang taon, kung saan ang anibersaryo ay ginanap na may mga masasakit na alaala sa buong bansa na nagtipon ng maraming mga pamilya at komunidad upang alalahanin ang mga biktima at pagnilayan ang araw ng kanilang pagkasawi dahil sa pag-atake ng Hamas. Hindi rin natin masisi ang ginawa ng Israel sa Gaza, kung saan noong umatake ito pagkatapos ng mga pag-atake ng Hamas sa Israel, ay nagkaroon ng matinding pinsala sa Gaza, na mahigit na sa 41,000 katao ang nasawi bilang ganti ng Israel sa mga terorista, at naging zombie town ang kanilang bansa dahil sa walang tigil na mga pambobomba ng Israel sa Hamas, na mas malala pa ang ganti ni Netanyahu kaysa sa mga pag-atake ng Hamas noong nakaraang taon. Sa kabilang anggulo, mahigpit na sinusubaybayan ng Administrasyong Biden ang kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at Iran, lalo na ang pag-deliver ng Russia ng air defense system sa Iran na nagbigay ng matinding galit kay Pangulong Biden. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig
na ang pagkakaloob ng Russia ng mga air defense system sa Iran ay maaaring mapahusay ang mga kakayahan ng militar ng Tehran, na posibleng magpapahintulot dito na umatake ng mas mahusay at mas mabilis nitong ma-intercept ang mga pambobomba ng Israel na magpapahina sa kakayahan ng Tel Aviv. Binigyang diin ni Biden na hindi kukonsentihin ng Estados Unidos ang anumang pagkilos na maaaring humantong sa pagtaas ng agresyon mula sa Iran, lalo na sa konteksto ng patuloy na mga salungatan nito sa Israel at ang pagsuporta nito para sa mga grupo tulad ng Hezbollah at Hamas. Tinitingnan din ng administrasyong Biden ang pagpapalakas ng mga kakayahan ng militar ng Iran bilang isang malaking banta hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa mga kaalyado ng US sa Middle East. Dagdag pa ni Biden, hindi magdadalawang isip ang Washington na tulungan ang Israel sa pagbomba sa Iran upang walisin ang malaking banta sa gitnang silangan. Ang paglipat ng mga advanced na teknolohiyang militar mula sa Russia patungo sa Iran ay nagpapataas ng mga alarma tungkol sa isang potensyal na karera ng armas sa gitnang silangan. Nagbabala ang mga analyst na ang pinahusay na mga air defense system ng Iran ay maaaring magpalakas ng loob ng Tehran na humahantong sa mas agresibong aksyon laban sa Israel at mga kaalyado nito. Ang sitwasyong ito ay nagpapalubha sa mga pagsisikap ng US na namamagitan sa mga tensyon sa rehiyon, habang pinapanatili ang suporta nito para sa Israel sa gitna ng patuloy na mga banta mula sa maraming terorista sa Middle East. Bilang conclusion, ang kasalukuyang kampanyang militar ng Israel sa Lebanon ay kumakatawan sa isang makabuluhang layunin sa pagbasura nito sa grupong Hezbollah sa mundo. Sa pagbibigay diin sa pag-aalis ng mga banta ng terorista, ang diskarte ng Israel ay nagsasangkot ng parehong mga operasyon sa himpapawid at lupa na naglalayong lansagin ang mga kakayahan ng militanteng grupo sa gitnang silangan na naging malubha na ang makataong kinakaharap ng Beirut at humantong na sa malawakang casualty at paglilipat ng mga sibilyan sa mas ligtas na lugar. Habang patuloy na tumataas ang mga tensyon, ang potensyal para sa mas malawak na salungatan sa rehiyon ay patuloy na tumataas, na nangangailangan ng agarang atensyon mula sa mga internasyonal na stakeholder upang mapagaan ang higit pang karahasan at matugunan ang mga pangangailangang pantao. Ang determinasyon ng Israel na puksain ang mga pinaghihinalaang banta ng terorista sa gitnang silangan ay malamang na maging mas agresibo pa sa mga susunod na linggo o buwan na ang paglala ng labanan sa Hezbollah ay sagisag ng isang mas malawak na diskarte ng Israel na naglalayong e-secure ang mga hangganan nito habang sinasalungat ang impluwensya ng Iran sa maraming larangan. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay nagtataas ng mga kritikal na katanungan tungkol sa mga makataong epekto, katatagan ng rehiyon, at ang mga prospect para sa pangmatagalang kapayapaan na posibleng humantong sa patuloy na gantihan sa iba't ibang grupong nakahanay sa Iran. Ang inis naman ni Biden sa Russia para sa pagbibigay nito sa Iran ng mga advanced na air defense system ay nagpapakita ng lumalaking pag-aalala sa nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa Middle East na ang administrasyong Biden ay malamang na tumugon sa mga diplomatikong hakbang na naglalayong kontrahin ang alyansang ito, habang pinapalakas din ang mga pangako nito sa Israel na nahaharap sa mga banta mula sa Iran. Habang lumalawak ang geopolitical dynamics na ito, ang potensyal para sa tumaas na salungatan ay nanatiling isang mahalagang isyo para sa patakarang panlabas ng Estados Unidos sa gitnang silangan na tugunan ang nagpapatuloy na tunggalian na ito. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.